Magandang gabi. Ako po'y gagawa ng aming hapuna. Ang bangos. Mag-grilled, oven grilled bangos ako. Magta-try ako nito. Nakaluto na ako ng mga malalaking isda na in-oven. Pero itong bangos, first time kong gagawin to. So, kailangan punasan po muna natin yung ating bangos. Kailangan dry siya bago natin i-rub natin siya ng asin, ng paminta, chili powder, tsaka yung liquid seasoning. Pamintang puti yung nakita kong paminta. So, yun ang nilagay ko. Pati yung loob, pwede na rin nating lagyan. Budbura ng kunting asin, kunting paminta para medyo may lasa-lasa. So, kailangan unahin nyo pong gawin ang ganito na i-rub nyo po yung skin ng bangus bago kayo magagayat ng mga ipapalaman. Para po habang nagagayat kayo, namamarinate na po siya. So para malasa. Ngayon gagawa na tayo ng kanyang palaman. Bawang, sibuyas, kamatis at luya. Parang bahay kubo ah. So ngayon, gayatin lang po natin sila ng pino. Dalawang kamatis, limang cloves ng bawang nilagay ko, saka isang large na onion. Dalawa yung onion ko, isa lang ilalagay ko, yung malaki ilalagay ko sa sawsawan yung isang sibuyas. So gayatin lang natin to lahat. Namiss ko magluto kasi galing kami sa trabaho. So pagdating sa bahay, magluluto pa. Mga isang oras nyo lang itong i-oven. So shout out po pala kay Abigail Cervantes. Maraming salamat Abigail sa panonood mo ng aking channel. Naway may natututunan ka sa aking mga pinopost na video. So ayan po, lagyan natin ng asin, ng chili powder, ng paminta, at ng liquid seasoning. So ito yung magpapasarap dyan sa mga sibuyas, kamatis at na bawang na yan. So ngayon po, para mas masarap, lagyan natin ng fresh na green chili. So, gayatin din natin ng maliliit. Mas maanghang, mas masarap. Yan, haluin lang natin. Dagdagan natin ng liquid seasoning saka konting asin. Pigaan nyo rin po siya ng kalahating lemon.
dagdagan ko yun ng lasa. Mabango po pag may lemon. So ngayon, ipapalaman na natin sa ating bangus. Ayan, isuksok lang ho natin yung palaman. So yung bangus ho na yan, 1.5 kilo yan mahigit. Kaya medyo marami yung ginayat kong palaman. Biniyak ko lang yan sa likod ng konting biyak lang, yung magkakasya lang ang mga palaman. Pagkatapos nito, ibalot na natin sa ating aluminum foil. I-steam po muna natin sa oven ng 1 oras. And then after 1 hour, ilabas po natin uli at tanggalin natin yung kanyang aluminum foil. Ibalik po natin ulit sa oven. Mga 15 to 20 minutes. So, nasa sa inyo din po kung ayaw nyo nang ibalik sa oven, style steam lang, wala rin problema, masarap din yon. Balot natin ng maigi para hindi kumalat ang kanyang juice kapag... So ngayon ipasok na natin sa oven. I-set natin ang timer ng 1 hour. So ngayon, gagawa po tayo ng ating sausawan habang nakasalang ang ating bangus. Ito yung sibuyas kanina na binalatan ko. So, gayatin lang natin ng maliliit, saka yung sili, saka lemon. Saka pwede nyo pong lagyan ng konting asukal yung ating sausawan para nag-aagaw po yung alat at yung konting tamis ng asukal. So ngayon, habang hinihintay natin yung ating bangus, ito naman yung may natira pa kaming konting okra sa ref, eh sayang naman. So pakukuluan ko siya sa tubig. Masarap din siyang partner doon sa bangus. Medyo panat na, pero okay pa naman. Ngayon, ito na ang ating bangus. So, buksan natin yung aluminum foil niya para ibalik natin ulit sa oven. First time ko lang nag-oven ng ganitong bangus kasi hindi ako mahilig sa bangus na ganito kahit yung inihaw na bangus. Pero tutry ko ngayon dahil nakabili yung mister ko ng murang bangus, 2 piraso. So sabi niya, i-oven ko daw yung isa. Ang bango. So itagilid natin. Ayan na siya. So ibalik natin siya sa oven ng about 15 to 20 minutes hanggang sa medyo mag-brown-brown siya.
Subscribe lang po.